So good morning. Time check tayo. Nag-aabang tayo sa sunrise. It's 5:11 in the morning and alamig po dito sa may Mount Madutum, Doomsville. And currently nasa labas po ako and ayan. Ito po siya kapag madaling araw. Hindi pa ako nakapag-shoot kagabi kasi talagang walang masyadong lights dito. Wala rin light ng aking camera. And ayan. This is your view in the morning. And sa harapan ko ngayon ay yung Mount Madutum. Kukuha natin siya mamaya ng time lapse over there. So, ito pala yung aming room. Ayan. Yung parang igloo type. So, mamaya maglilibo tayo dito. Pakita ko sa inyo yung mga other amenities dito. So, kapag gabi meron ditong bonfire and may area na you can watch movies. So, you will have backgrounds of the Mount Madutum and then yung mga plantation dito ng mga pineapple since nandito tayo sa may Tupi, specifically sa may Cablon. Ayan. So, all in all, napakatahimik ng lugar ganitong oras. So you only hear the birds and the fresh air. Definitely, this place is, you know, makakapag-relax ka talaga. Ayan. So, doon naman sa may park dito na may mga tent or tent city na tinatawag nila. So dito sa may baba, gawing baba, ayan, yun dun. So magti-trek ka, meron ditong falls na pupuntahan din natin mamaya. Meron kang duyan eh, napakaganda ng view dito guys, makakamiss. So that's it. See you later. And pakita ko naman sa inyo yung kanilang CR guys. Ayan. Malinis naman. Meron kayo ditong gripo. And the inside. Ayan. So wala ka lang ditong roof. O diba? So yung roof mo ay yung sky. Kapag nandito ka sa kanilang bathroom. And meron silang mini tub dito. Ayan. So I think malamig to mamaya. But kahapon na-try namin siya around mga 4 PM in the afternoon. Hindi naman siya malamig. So mainit naman. Pasok tayo sa kwarto. Hey guys, inside ng aming room. Ayan. So medyo makalat na siya guys. Malamig siya dito. Siyempre pag gabi. And then meron naman kayong parang cooler here. Pang ano lang, pang in case na medyo mainit. Or pero malamig talaga siya dito pag gabi, guys. And nag-aabang ko ng stars kagabi, wala. But we have that over there. Yun. And now guys, we are going to the falls. So from here, going there, yun yung aming binaba.
So sabi ng tour guide, mga less than 30 minutes or max 30 minutes lang yung aming pag-walk. So medyo malayo-layo din yun. So let's have fun this journey. Now guys, we are at our first stop here sa aming trail, and we are inside this beautiful Anthurium garden. Meron silang plantation ng Anthurium. Tama ba, plantation? And napakaganda. They have two colors over here. Meron silang red and white over here. So sa narinig ko kanina, it's a almost 1 hectare, if not mistaken, itong kanilang Anthurium garden. So ganda. After our short trek, ay andito na rin kami sa Mount Paradise na falls. Maliit lang siya, pero still maganda pa rin. And over there, yung meron silang ginawang mini pool para pwede kong maligo. And ganda talaga na nature, guys. And sulit na sulit naman yung babayaran nyo na 250 pesos. So the 250 pesos by din sa inyong tour guide, and then you will have entrance for the Anthurium garden. And sulit naman, hindi naman siya ganun kalayo from your accommodation, from the Mount Matutumbins building here. I think this is nag-exist na itong lugar na ito matagal na, and ito yung bagong ino-offer nila, so they open it to the public. Again, that's 250 pesos. So, ito pa yun sa babayaran mo sa inyong accommodation. So, pwede nandito kayong maligo. O, diba? Napaka-refreshing ng lugar. So, amazing. So, our overall experience here, guys, was good. And, nakapag-relax talaga itong lugar. And, simula kahapon, fully booked na ito siya, and meron silang Facebook page para kung mag-book din kayo ng overnight stay ay maka-reserve talaga kayo. And yung kanilang food dito masarap. Yung mga na-orders namin kagabi, marami siya yung kanilang servings. And sulit siya. So, hindi pa namin nga naubos. And they have trekking. Yung bago nilang attraction dito. Pag 250 pesos lang siya. And merong falls. And Anthurium garden. And yung aking pinalagayan ngayon dito ay nasa Duyan. And under the heat of the sun, I have the beautiful Mount Matutum over there. And here's our room. And so definitely we can recommend this place. There's still mga certain things na inaayos dito, pero 100% naman malinis, very operational. And yung kanilang mga
staff dito ay mababait, very accommodating, and next time pag bumalik kami dito, try namin i-book yung mas malaking dome. I think it only costs around mga 4,000 plus. Yung kinuha namin kasi is nasa around 2,500, and mas iba yung rate niya kapag katulad nito holidays. But definitely sulit naman yung inyong magiging stay dito. Sulit naman yung every centavo that you're going to spend here. And makaka-reconnect ka talaga sa nature. So that's it for our vlog today, guys. Hope you like it, and pasensya na kayo sa aking voice. It's still early in the morning, and don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell so that you'll be notified sa mga other uploads namin. And please also support our small page sa Facebook, The Meds TV. And once again, this is Meds, and continue to be blessed by the Lord, and have a great day. See you on the next vlog.